Nakarecord ako sa phone ngayon. Saan mo gusto ko nakatingin? Gusto mo nakatingin ako sa phone? Dun sa phone po, dun sa Sige. record. Copy. Test, Copy. mic. 1, 2. Narinig mo ba yung electric fan ko sa likod? Gusto mo patayin ko? Hindi ko po naririnig dito, pero piling ko dyan sa phone nyo maririnig. Oo nga eh. Sige, Baka patayin ko pwede muna. natin. Naka-boxers lang ako, makikita mo yung puwet ko. Yon. Okay, sir. Ready? Ready? Okay po. Sir. Sir, for ID muna tayo. Hindi po ulit. My name is Emir Khan Bautista. KMJS Video Expert. Naku, putang ayun. Sir, based dun sa video na napanood nyo, ano po masasabi nyo? Ano po ba yung pwede possible na nangyari? Bakit nagkaroon ng... Okay, siguro I think ang pinaka first question kasi natin palagi dyan is kung tinry ba nilang i-edit yung video. Okay, considering na yung platform na ginamit nila was TikTok. And if we were going to study very well how TikTok works, technically nag-edit sila on board. Kasi kailangan mo mag-edit eh, kasi may tinatawag tayong movie magic sa TikTok. Kaya siya naging popular. Kasi you can do creative and imaginative things sa TikTok. Yung capacity niya to edit on board was really good. Now, the question is, in-edit ba yung video? Well, kung titignan mo, edited siya on the technical side. It's an edited video. Makikita mo naman may putol sila. Ngayon, tinatanong natin ngayon, at I think ang gusto natin malaman is, ano ba yung nangyari doon at ano ba yung nakita doon sa likod? Well, number one, to further investigate this, talaga kailangan natin muna makuha yung isang pinaka-raw file. So, ibig sabihin, kailangan nila mag-submit ng file nila straight from their phone. As I can understand, ito yata ay galing sa Facebook. Tama ba? I think po yan po yung in-upload na lang nila. No. So, downloaded na to sa Facebook and I think naka-stitch naman to with TikTok. So, ganito kasi nangyayari sa TikTok para lang at least aware lahat. Pagka-record nila, di ba, yung muna yung version, makikita mo, animated yung mukha niya, nag-change yung AI niya, tapos magpo-pause saglit. And then that pause, yung iba kasi, minsan nagme-makeup pa, nag-aayos ng buhok. So, pwede siya maging long pause talaga. Pwede siyang matagal, pwede siyang maghintay kasi makapag-ayos siya ulit. Pero ito, feeling ko naman, yung sa video na to, hindi naman siya technically nag-ayos talaga. Kung makikita mo naman yung bata, mukhang wala naman siyang makeup o wala naman siya siguro konting ayos lang ng buhok. So yung pause time niya doon from the first part ng video hanggang sa doon sa edit video, feeling ko naman maiksi lang siya. So ngayon ito ang pinakamalaking tanong. Ano yung nasa likod? Sino ba yung nasa likod? Or ano ba talaga yung nangyari sa likod? Well, kung makikita mo doon sa video, may konting transition ang tawag kasi doon eh. Nakita mo yung parang yung bilang may movement na gano'n. That's a transition type eh. So makikita mo may distortion ng mga images around that and that area. So upon investigation, nakita naman natin na originally wala nakalagay doon sa area na yon or wala naman talagang nakapwesto doon. I think ano lang siya eh. Image yata ng Virgin Mary ba or I think something na oh may stature doon sa likod eh. Dalawa lang I think we have three possible options here. Number one is may nilagay na gamit doon sa area na yon kaya siya nagkaroon ng object doon at the same time nagkorte siya ng tao. Number two, o baka may pwedeng umupo doon sa area na yon at na timingan na may na nakunan nga siya considering na nasa dark area pa siya. Or number three, inedit ba siya o nilagay ba siya doon. Well, upon further studying yung video, tinry natin siya ilagay sa platform para makita natin kung hihiwalay ba siya. Ibig sabihin, may attempt ba
na i-edit o malagyan ng isa pang video doon or mag-superimpose tayo something doon. Well, sa base naman sa assessment natin is mukhang wala naman. Kumbaga yung attempt to put something inside is parang wala naman. So, pwede ko masabi na hindi siya edited doon sa area na yun. Kung ano man yun nandoon na yun, I don't know if it's an object or a human, but I think on my part as your consultant, nakita ko naman na wala naman siya ng attempt to place something there. Kasi nung in-stretch natin siya to see kung may image ba. Although one thing I noticed, walang image or skin tone. Kumbaga parang walang lumabas na part na tao ba? Or may umupo ba? O baka naman sobrang dilim lang talaga doon sa area na yun. Kaya halos walang nakitang tao doon. Yun lang. Siguro ang ano lang din doon is if they can furnish the pinaka-original if they really want to study about it. And if they can take a picture of the entire... Meron ba kayo nakuha? Wala na kami. May screenshot lang ng video rin yung meron sila, eh. Ah, okay. Hindi. Katulad na, we have a very minimal information. Hindi katulad ng mga ginagawa natin na napupunta tayo sa location. So, medyo nakikita natin. Kasi lalo na yung lighting dun. Alam mo yun, baka may humarang lang or baka may ano, may shadow effect lang. So, yun lang yung mga gusto natin malaman. So, of course, with the very small information that we have, yun. Kaya limited lang din yung assessment natin. Pero I think rest for sure, hindi naman siya in-edit para alam mo, matakot yung mga tao. Siguro ano lang, ang isa lang sa mga pinaka medyo lang napahinto lang ako ng konti is yung long post ng TikTok. I think it's very unusual. Nakita mo yung part na yun. Yung ang lakas na may hang. Oo, may lag eh. May hang time eh. So, upon studying TikTok, yung algorithm niya, yung pa how it was used, how people using it. May kita mo maliit lang dapat eh. Manipis lang dapat eh. So, was there an attempt to, alam mo, to edit it? Or was it talaga a mahabang lag lang talaga? So, I think ang makakasagot lang talaga dyan is of course yung uploader or kung may relative man din siya sa loob. Well, hopefully, hindi naman sila nananakot, di ba? So, I think kung honest naman sila na wala naman silang ginalaw, I think one thing for sure, there's nothing to be worried about. Kumbaga, well, hindi siya something na dapat katakutan. At saka, it's a broad daylight, man. Yun lang Accessible siguro. din ba siya na ano? Sinasabi mo kanina, parang kasi di ba gumamit sila ng transition? Possible ba na glitch yun sa transmission Yeah, oo, ng isa pa yon, isa pa yon eh. Kasi kung makikita mo, kung kasi nag-analyze ako ng per frame. Nag-analyze ako ng per frame. Yung transition niya was a big transition. Ang laki ng transition, ang laking hiwa. But if this was recorded on phone, I think. Phone naman ang gamit niya, eh, no? Most probably phone to. Ang phone kasi is only running for 30 frames per second. Eh. Kung papasok tayo sa medyo technical, kung te-technically natin yan. So, kung 30 FPS yan, kapag yan finrame image mo yan, lalabas na yan, 30 pictures lang din. So, ibig sabihin, malaki yung mga skips, malaki yung mga butas. So, hindi siya kasing fluid kapag nag-image ka from video ng 120, for example. Kunyari, 120, tapos kinuha mo lahat ng photos niya. Medyo marami ka makukuwang image talaga. E dito, dahil 30 lang tayo, so malaki yung skip. Siguro nga, napansin ko, in a matter of half second, parang mga apat o lima lang yung na-generate na image. At kung makikita mo sa image yun, talagang from this part, biglang pumasok agad. Wala siya yung ganun. Yung dito, biglang pasok agad dito. So tama ka dun. May possibility na, may naka yung nga sabi ko sa'yo, baka gamit yun sa likod eh. Na alam mo yun, nag-glitch siya, kaya mukha siyang wala. Tapos nung pumasok yung video, nandun na siya, lumabas na siya doon. So, yes, kaya nga diba sabi ko sa inyo, una pa lang, ang TikTok, edited na kasi siya. Siya pa lang, bago pa niya ilabas doon sa format natin. So, edited na siya. Yun yung ano natin. Pero yung sa part ng sa bata, naniniwala naman ako na hindi siya edited. Kung trip man nila manakot,
baka may nilagay sila na yun lang yun, parang pinaka-possibility. Next question po, kasi meron din parang kumakalat ngayon na mga TikTok filter na, TikTok filter daw na parang kapag tinapat mo somewhere, pag may spirit or ano, may madedetect siya, parang may nipo-form na thermodynamic something sa Wow. Okay, nature. So ano parang, la yeah. ano kung best possible ba yun na meron ka parang madedetect talaga sa gadgets? Eto, ewan ko, off record to, ha? I mean, bala na ko ilalagay niya to. Si Kuya Edo makakasagot sa inyo yan, in technology-wise, kung makakapasok. Baka magamit niya, di ba, kung totoo man. Pero sa atin, I think it's more of an AI. Eh. Talagang sobrang advanced na kasi ng AIs natin ngayon. They can play around, di ba? Actually live AIs eh. So for public viewers, especially yung mga hindi ganun kateki but starting to learn the system, ang AI kasi is more than 10 years na. Actually more than 15 years na. Matagal lang ginagamit ang AI system. So ngayon lang talaga siya nagagamit natin on a daily basis. Kaya medyo namamangha pa tayo. But that capabilities, matagal na talaga yung ginagamit. Pag ang AI kasi, for me, it's really hard to distinguish AIs today. Kasi dahil sobrang, alam mo, sobrang galing na nga talaga ng sistema, it can actually dictate kung ano gusto mong makita. I don't know, siguro in my part lang kasi, naniniwala ako na meron at the same time matindi rin ang criticism ko about dyan. So kumbaga parang I know people are I know somewhere that meron dyan, pero I don't believe or hindi pa ako talaga ganun ka satisfied to understand kung meron na mga talaga bang tool to identify them. And ako hopefully sana totoo yung AI na yan, but for now I think dahil wala pa naman din concrete evidences that this is true, I'm supposed na talagang AI effect lang siya. Considering na galing pa siya sa TikTok, ha? Yeah. Diba? Considering TikTok, everything is can be filtered there. Tsaka first warning for everyone. Kapag nakakita kayo ng video clip na ano, for example, yung repetitive. Alam mo yung nilulup lang nila, kuya re, may angelic voice, yun yung mga nakikita ko eh. May UFO daw, tapos in a loop sense. The very first question na dapat yung tatanungin palagi was this, what the purpose of the video ba is for trend? Pag ang purpose ng video is for trend, then most probably it's a fake video. Yun lang. Pwede ba may mga gadgets talaga na ano, ginagamit na parang madedetect yung thermal ano, ng, oh yeah, sa so term ng shape yung mga thermal scans, man. Diba sa airport, those are thermal scans. These are used for investigative purposes as well. For example, sa airport, your luggage, makikita agad nila if there's a fresh meat or flesh meat inside. So it's designed for even animals or lalo na humans. So pag tinignan mo kasi yung thermal scan, most and x-rays, so makikita mo talaga what's the happening. Ang maganda pa nga sa thermal scan, they can identify if you have fever. 'Di ba? Makikita nila 'yung change ng aura mo. Again, that's AI. I mean, that's the power of AI. So, question ngayon is meron na ba tayong phone for thermal scanning? 'Di ba? With that capability, I guess kaya nilang gawin 'yon, pero in a sense, kailangan na ba? 'Yun naman ang tanong eh. Ibibilin na ba siya ng market, 'di ba? And siguro natin alam in the near future dahil simpleng ubo lang pinagdududahan na natin, baka nga maganda nga kung phone mo may thermal scan para alam mo yun, kung naglalakad ka nakikita mo kung uy namumula to, ah medyo hindi ko siya didikitan. Kaya so ang tanong ngayon dyan is, sorry, so ang tanong ngayon dyan is over AI and filter. So I think the explanation is very clear. Kaya nga tinawag siya na filter. It's supposed to cover up what's really on the other side, 'di ba? You're trying to cover up something. So kaya kumbaga parang oy fake, 'di ba?
Ay, naka filter, yeah. Filter effect lang siya. So hangga't nandun tayo sa connotation na filter 'yan, it's most probably it's just for fun. So hindi natin siya pwedeng gamitin as a concrete evidence, especially for science, na as a referral to a good evidence. Yun lang naman. And again, at the end of the day, it's for fun. Di ba? Why not? When it comes to gadgets naman, ang tanging pwedeng possible na magkabukha is mga thermostat na Oo, siguro parang ang pinakamalapit na dyan is they can put a filter that it may look like a thermal scan. Diba? And again, it's not impossible. Today, it's not impossible. Sobrang advanced na ng AIs natin that it can even predict words not coming out from your mouth ahead. So, ganun na siya kaganda. Ang sa akin lang is, it's okay to have fun, but we try to avoid to add fear. Kasi minsan, alam mo yun, it's giving us false information. It's not fake news, I think. It does show something, but the information is not right. So I think we need to understand the difference between false information and fake news. Kasi baka nagbibigyan lang tayo ng maling information, pero the concept was there, or iba naman yung intentionally talaga, to make up a story to deceive people. So doon. And I think that's the exciting part kasi natutuwa yung mga tao, something new is happening. And hopefully makuha natin ang comment ni Kuya Ed on that part. So parang like sorry question, clear ko lang din. So parang ano na ba masasaka natin na ano, hindi pa tayo sure kung merong gadgets talaga na kaya makadetect ng mga gadgets. I'm not the right person to answer that. It's not my expertise. It's already crossing the line. But in our part, of course, dito sa technology wise, science wise, palagi lang kaming may technical explanation. I think kaya nga 'di ba nako tayo na video expert is because we can actually concretely explain what's happening and technically. So yun eh, yung ano ba nangyayari. So at least we enlighten people sa nangyayari. On the other hand, if other people believe na may mga gadgets, may mga tools to use for this, is I think they are the right people to tell. Yeah, even international grounds, di ba? Parang hirap pa rin siyang i-justify. Basta kami dito, as long as we can explain it through science and through yung technology natin, yun ang gagawin natin. Para at least we will properly inform people what's happening. This is not to debunk any